pagpapalawak ng kalasalitaan. Malusog, malakas ang katawan at walang sakit. Malahigante, malaki. Ampalaya, munggo, alabasa, pipino, kamote, sitaw, papaya, talong. Halina tayo ay magkwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Halina tayo ay magkwentuhan, kasama si Teacher Arlene. Si Joey at ang Gulay Gang, kwento ni Beng Alba Guhit naman ni Kora Dandan-Albano. Nay! Gulay na naman! Alam naman po ninyong ayoko niyan eh! Sabi ng maliit na batang patpatin. Pero Joey, kailangan mo ito para lumusog ka! Sagot ng nanay niya. Kita mo? Ang payat-payat mo na oh! Pumasok ka na lang muna sa kwarto mo at tatawagin kita pagkakain na. Pagkapasok ni Joey sa kwarto, kinuha niya agad ang kanyang tsokolate at cheese curls. Inamoy-amoy niya ang tsokolate. Bakit ako kakain ng gulay? Hindi naman masarap ang gulay. Mas masarap pa nga itong mga paborito ko. Sabay-sabay isinubo ni Joey ang tsokolate at cheese curls. Sige, subo ng subo. Mabilis at marami. Hanggang sa mahulog sa sahig ang supot ng cheese curls. Naku! Magagalit ang nanay sa kalat ko! Pinulot ni Joey ang mga natapon na cheese curls at isa-isang isinubo ang mga ito. Lumuhod siya sa sahig at nakitang may nahulog sa ilalim ng kama. Sumuot siya dito ng... Biglang nahulog si Joey! Malalim na malalim, madilim na madilim. Wala siyang makita o mahawakan. Napapikit si Joey sa takot. Lugug! Naramdaman ni Joey na nakaupo na siya sa lupa. Dumilat siya at napabulala sa nakita. Napapaligiran siya ng mga malahiganting gulay na may mga kamay, paa at mukha. Nasaan ako? Sino kayo? Ako si Ampilaya, sagot ng gulay na kulay berde at kulukulubot ang balat. Ako naman si Mandy Munggo, huni ng maliit na gulay na hugis bilog at kulay berde rin. At ako naman si Kaloy Kalabasa. Biglang singit ng isa pang gulay. May batik-batik na berde ang bilog at dilaw nitong katawan. Teka! Sama ko! Pepe Pepito is my name! Habol naman ng gulay na biluhaba. At syempre, ako si Connie Kamote! Sabi ng kulay ubeng gulay. Tinitigan na lang sila ni Joey na manghang-mangha. Mga nagsasalitang gulay? Matagal ka na naming gustong makausap, Joey! Sabay-sabay na sinabi ng mga gulay. Kilala ka namin at gusto ka naming maging kaibigan! Nakangiting tumango ang iba pang naroon tulad ni na Sally Sitaw, Tong Talong at Patsy Papaya. Paano ako napunta dito? Ayoko dito! Hiyaw ni Joey. Gusto ka naming tulungan, Joey! Sagot ni Ampilaya. Hindi mo ba alam na baka may masamang mangyari sa iyo dahil hindi ka kumakain ng gulay? Ha? Anong ibig ninyong sabihin? Malalaman mo balang araw. Pero magugustuhan mo rin kami habang nandito ka. Sagot ni Kaloy Kalabasa.
Eh bakit ba ninyo ako kinukulit? Ayoko nga dito! Alis na ako! Ayoko dito! Pero Joey, ayaw naming may masamang mangyari sa iyo, sabi ni Pepe Pepino. Ah, basta! Ayoko! Ayoko kayong makasama! Ayoko sa inyo! Napabuntong hininga si Ampilaya. Sige, Joey, pero tandaan mo, kung kailangan mo ang tulong namin, nandito lang kami. Isigaw mo lang ang pangalan naming ang Gulay Gang! Lumabas sa gulayan si Joey. Maya-maya, may narinig siyang masayang tugtugan. Sinundan niya ang tunog hanggang sa nakita niya ang isang Ferris wheel at tsubibong iba't ibang kulay. Wow! Ang ganda! Napalundag si Joey sa tuwa. Hi, Joey! May naglalakihang tsokolate chichirya ang sumalubong sa kanya at mukhang may soft drinks pa. Ako si Chocolate! Diba, paborito mo ako? Bati ng tsokolate. Kasunod nito ang isang malaking supot ng chichiryang kulay dilaw. Aba, ako yata ang paborito ni Joey. Ako si Cheat Curls. Kinamaya niya si Joey na nalalaki ang mga mata. Teka, huwag ninyo akong kalimutan. Babigam ang pangalan ko. Singit ng isang tila bolang makintab na kulay ube. Ako si Carlo Cola at your service, ang pahabol ng higanting soft drinks. Nasaan ba ako? Tanong ni Joey. Nandito ka ngayon sa karnabal ng mga chichirya, sagot ni Cheat Curls. At masarap tumira dito sa amin. Makulay at masaya ang buhay, dagdag ni Bobby Gum. Napabulala si Joey. Anong gagawin natin dito sa karnabal ninyo? Ano pa? E di maglalaro hanggang mapagod. Tugon ni Chocolate. Natigilan si Joey. Pero kailangan ko nang umuwi. Baka mapagalitan ako ni nanay. Sabay-sabay na sinagot ng mga chichirya si Joey. Pero wala naman sila dito. Huwag ka nang magalala. Laro na tayo. At naglaro sila ng naglaro, ng naglaro, ng naglaro. Nagtakbuhan, nagtaguan, sumakay sila sa tsubibo, Ferris wheel at iba pang rides. Nilibot-libot nila ang buong karnabal hanggang sa mapagod si Joey. Pero bakit kaya ang bilis mapagod ni Joey? Lagi siyang nadadapa. Puro gasgas na ang tuhod at binti niya. Naging mabagal ang kilos niya. Teka lang, magpapahinga muna ako. Hingal ni Joey sabay hawak sa dibdib. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ni Chocolate. Yumuko si Joey at napaupo. Pagod na ako. Wow na ako. At saka bakit hindi ko na kayo masyadong makita? Napatingin lang sa kanya ang mga chichirya. Nakita nila na namumutla na si Joey at pawis na pawis. Kinukusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata. Sinubukang tulungan ng mga chichirya si Joey. Pinunasan ni Chocolate ang pawis sa noo ni Joey. Pero lalong nang lagkit si Joey nang mahawakan ni Joko. Pinaypaya ni Cheat Curls si Joey para di ito mainitan. Pero nagkalat naman siya ng dilaw na kesong alikabok sa hangin. Hinipan ni Bobby Gum ang mga gasgas sa tuhod ni Joey. Pero lobo lang ang lumabas sa kanyang bibig. Sinubukan ni Carlo Cola na haplusin ang lalamunan ni Joey, pero di pa rin napawi ang uhaw nito. Tulungan niyo ako, nangihina na ako, pakiusap ni Joey. Gusto ka naming tulungan, Joey, pero hindi namin alam ang gagawin, na
nahihiyang inamin ni Cheat Girls. Sa laro lang yata kami magaling. May alam ka bang pwede nating hingan ng tulong? Tanong ni Bobby Gump. Nawawala na ng pag-asa ang tropang Chichiria. Pero teka! May biglang naisip si Joey. Alam ko na! Sabi niya at sumigaw siya ng malakas na malakas. Gulay Gang! Gulay Gang! Tulungan ninyo ako! Maya-maya, malalakas na yabag ang narinig nila. Bug! 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 Nagulat ang tropang Chichiria sa nakita. Nandito na ang Gulay Gang! Tuwang-tuwa si Ampilaya na makita si Joey. Sabi na nga bang dito ka namin makikita eh. Buti na lang, dumating kayo, sabi ni Jokolate. Gusto naming tulungan si Joey, pero di namin alam kung paano. Matutulungan niyo ba siya? Tanong ni Carlo Cola. Tiningnan ng Gulay Gang si Joey. Napabuntong hininga sila. Kailangan namin siyang ibalik sa gulayan, sabi ni Kaloy Kalabasa. Doon namin siya gagamutin. Halika, Joey. Pagdating sa gulayan, pinahiga ng Gulay Gang si Joey sa isang kama ng mga sariwang kangkong at habang hinahaplos ni Kaloy Kalabasa ang mga mata ni Joey, sinabi niya, kaya kong paliwanagin ang iyong mga mata. Biglang nagliwanag ang paningin ni Joey. Habang tinatapik-tapik ni Ampilaya ang mga piski ni Joey, sinabi niya, kaya kong lagyan ng kulay ang maputlamang balat. Nawala ang pagkaputla ng mga pisngi ni Joey. Habang idinadampi ni Pepe Pipino ang kanyang mga kamay sa lalamunan ni Joey, sinabi niya, kaya kong tanggalin ang uhaw mo. At napawi ang pagkauhaw ni Joey. Habang hawak-hawak ni Connie Camote ang kamay ni Joey, sinabi niya, kaya kitang palakasin! Bumalik ang lakas ni Joey. Habang hinihipo ni Mandy Munggo ang mga gasgas sa tuhod at binti ni Joey, sinabi niya, kaya kong pagalingin ang mga sugat mo! At wow! Naglaho ang mga sugat ni Joey. Dahan-dahang tumayo si Joey. Ha! Malakas at magaling na talaga siya! Kitang-kita na rin niya ang masasayang mukha ng mga gulay. Tuwang-tuwa siya. Pero nalulungkot din si Joey. Bakit kaya? Hiyang-hiya ako sa inyo, sabi niya sa mga gulay. Sorry na. Sorry sa mga masasakit na salita na sinabi ko kanina, ha? Wala yon, Joey, sagot ni Kaloy Kalabasa. Ang mahalaga ay malakas ka na ngayon at hindi ka nagalit sa amin. Lagi kaming handang tumulong sa'yo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama sa tropang Chichiria. Joey, hindi naman masama na sumama sa kanila paminsan-minsan, paliwanag ni Mandy Munggo. At saka, masasarap naman talaga ang mga Chichiria, di ba? Kaya lang, mas kailangan ng katawan mo ang gulay. Ganun ba? Hayaan nyo, tatandaan ko yan. Salamat sa inyong lahat, ha? Ngayong magaling ka na, pwede ka nang umuwi. Baka hinihintay ka na ng nanay mo, sabi ni Connie Camote. At sabay-sabay silang lahat na lumabas sa gulayan. Yowie, tumingin ka sa taas, turo ni Ampilaya. Nakita ni Joey ang kanyang kamang nakabitin sa hangin. Nakasandal dito ang isang mahabang hagdanan. Iyan ang daan papunta sa kwarto mo, sabi ni Kaloy Kalabasa. Pagbalik mo doon, tatanggalin na namin ang hagdanan. Hindi mo na kailangan bumalik dito. Bye-bye, Joey! Sigaw ng lahat ng gulay. Bye-bye, Gulay Gang! Kinawayan sila ni Joey. Mabilis na naakit ni Joey ang hagdanan. Malakas na talaga siya. Pagdating sa huling baitang, gumapang na siya papalabas mula sa ilalim ng kama. Nakita niyang nasa sahig pa ang ilang natapong cheese curls. Isa-isa niyang pinulot ang mga ito ng Joey, anak, halika na, kakain na, tawag ng nanay niya.
dali-dali pumunta ng kusina si Joey at umupo sa pagkainan. Inamoy-amoy niya ang bagong lutong munggo na may kahalong kalabasa at tampalaya. Meron din nakahaing kanin, pritong isda at hinog na saging. Alam niyo, Nay, mabuti talaga itong gulay para sa ating katawan. Buong ngiting sabi ni Joey. Muntik nang mabitawan ng nanay niya ang hawak na baso. Ano, aba? Akala ko ba ayaw mo ng gulay? Bakit? Bigla nagbago ang isip mo. Masarap nga po ang tsokolate chichirya, pero nalaman ko na kailangan ko rin pala ang gulay gang. Ha? Anong gulay gang? Itinuro ni Joey ang nilutong munggo ng nanay niya. Sila po! Sila ang bago kong mga kaibigan at gusto nila akong lumaking malusog at malakas. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ano ang inyong natutunan sa kwentong ito? Tama! Dapat matutunan natin ang kumain ng gulay upang tayo ay manatiling malakas at malusog. Iwasan natin ang pagkain ng mga sitsirya, sobra-sobrang tsokolate at soft drinks dahil ito ay walang magandang maidudulot sa ating katawan kundi ang pagkakasakit. Sagutin natin ang mga katanungan mula sa kwentong ating binasa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, si Joey! Ano ang ayaw niyang kainin at bakit? Magaling! Ayaw niyang kumain ng gulay dahil para sa kanya ay hindi ito masarap. Ano-ano naman ang paborito niyang kainin at bakit? Mahusay! Paborito niyang kainin ang mga tsokolate, chichirya at soft drinks dahil sarap na sarap siya sa mga ito. Maganda ba ito sa kanyang katawan? Bakit? Hindi ito maganda sa kanyang katawan dahil sakit lamang ang may dudulot nito. Kaya mabilis din siyang manghina. Sino-sino ang nakita niya nang siya ay mahulog? Mahusay! Nakita niya ang iba't ibang gulay. Sina ampilaya, mandi munggo, kaloy kalabasa, pepe pepino, honey kamote, salisitaw, patsi papaya, at tong talong. Sila ang gulay gang! Dahil ayaw ni Joey sa mga gulay, ano ang kanyang ginawa? Magaling! Nakapagbigay siya ng mga masasakit na salita sa mga gulay at iniwan niya ang mga ito. Sino-sino ang kanyang nakita sa karnaval? Tama! Nakita niya sina chocolate, cheat curds, babigam, at Carlo Cola. Ano-ano ang ginawa ni na Joey? Chocolate, cheat curds, babigam, at Carlo Cola sa karnaval. Magaling! Sila ay naglaro, nang naglaro, nang naglaro. Ano ang naramdaman ni Joey? Bakit kaya? Mahusay! Pagod na pagod si Joey at siya ay nanghina matapos nilang maglaro ng maglaro. Bakit kaya? Tama! Dahil hindi siya kumakain ng gulay. Natulungan ba si Joey ng tropang chichirya na siya ay manghina? Bakit kaya? Magaling! Hindi siya natulungan ng tropang chichirya
dahil wala namang sustansyang maibibigay ito kay Joey. Sino ang tinatawag ni Joey upang hinga ng tulong? Magaling! Tinawag niya ang Gulay Gang! Sino ang nagbalik-linaw ng pala ni Joey? Tama! Si Kaloy Kalabasa ang nagbigay-linaw mata ni Joey. Sino naman ang nagbalik ng kulay ng piskin niya? Magaling! Si Ampi Laya ang nagbigay kulay ng kanyang piski. Sino ang kumawi ng uhaw ni Joey? Tama! Si Pepe Pepino ang nagpawi ng uhaw ni Joey. Sino naman ang nagbalik ng lakas niya? Magaling! Si Connie Camote ang muling nagpalakas kay Joey. Sino ang nagpagaling na sugat ni Joey? Mahusay! Si Mandy Munggo ang nagpagaling ng mga gasgas sa tuhod at sugat ni Joey. Paalam! Sana'y marami kayo natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli!